sasabihin nilang mahal nila yung anak nila, pero basta-basta lang nilang naiiwan ng ganun. And welcome back dito sa ating channel. At ngayon ay andito kami sa bed ni Aussie, mga labidabs. Kakagising lang ng aking Janakis galing sa kanyang nap. At yes, ang lamig-lamig dito, mga labidabs. Alam nyo naman dito sa Florida, sobrang lamig. Nag-snow na siya. Joke lang, mga labidabs. Hindi siya nag-snow, mga labidabs. Pero malamig siya. Kaya andito kami ni Aussie at balot na balot. At ang likot-likot ng anak ko. Dahil sobrang energetic siya at kakagising lang niya. Tingnan nyo yan. Ayun, at may salamin sa likod namin, kaya ganyan siya. Hinahanap niyo yung sarili niya sa likod. At yun nga, mga labidabs, late na tayo nakapag-video again today. Kasi kaninang umaga, sobrang crazy naman ang araw namin. Bakit ganyan ang buhok ni lola nyo? At kaninang umaga, mga labidabs, hindi tayo nakapag-vlog ng bongga kasi late na pumasok ang asawa ko sa trabaho. Kaya, bigat-bigat naman yung Aussie. Uy! Kaya, ayun! Yun nga, mga labidabs, half day ang asawa ko nagtrabaho dito sa bahay. At half day din siya dun sa military base. Ano ba naman yan? Kaya di ako nakapag-vlog kaninang umagis. Ayun. So anyway, mga labidabs, magluluto tayo ng pagkain ni Aussie. Ang lunch ni Aussie for now is, I don't know, let's see. I'm gonna try to cook a different food para makapag, you know, explore ng pagkain. Chuchar lang. At syempre, mga labidabs, of course, meron tayong chismis habang naghahanda na naman tayo. Mawawala ba naman ang chismis? Gusto ko lang ipakita sa inyo itong grapes na ito na binili ng asawa ko kagabi. Sobrang sarap niya, mga labidabs. Very crunchy. Maghihiwa lang tayo nito at papakain natin kay Aussie kasi ito, mga labidabs, may mga choking hazards daw. So hindi mo pwedeng ibigay ito as whole sa anak mo. Ang ipaghahanda ko kay Aussie ngayon na isang quesadilla. It's been a long time, mga labidabs, na hindi ko siya napaghandaan ng ganito kasi I don't know, for some reason hindi kami bumili ng tortilla, flour tortilla. Pero kagabi bumili yung asawa ko kaya ngayon ay gagawa natin si Aussie ng quesadilla. Used to love this. Ayun na nga, mga labidabs, magsisimulan tayo sa ating chismis habang naghahanda tayo nito kasi hindi pwede na wala tayong chismis habang naghahanda tayo kasi chismis is life. Pero bago yan, mga labidabs, gusto ko lang magpasalamat sa inyo sa mga sagot nyo kung okay lang ba ang aking intro, and I appreciate that. Thank you for the positive comments and also thank you sa mga negative comments din doon. Ang bibitter naman ang iba dyan. Yo, ayaw ata ako maging masaya na chismis lang. Susunog na ang quesadilla ni Aussie pero ganito siya. Ayun, pangalawa ko na ito, mga labidabs, na ginawa at napakain ko na yun, kumakain si Aussie. Ngayon, mga labidabs, ang pag-uusapan natin ay isyong OFW. Alam na alam nyo na malaki ang respeto ko sa mga OFW dahil hinahangaan ko sila. Pero mga labidabs, meron talaga mga OFW or meron talaga mga kababayan nating OFW na minsan hindi maganda ang ginagawa sa ibang bansa. Minsan ginagamit nila ang pupunta sa ibang bansa para makapaglandi. Minsan ginagamit nila yon para gawing rason na iwan ang kanilang pamilya, or sometimes ginagawa nila yon para maging rason na makipag-separate na lang sa kanilang mga asawa. So siguro ngayon may idea na kayo kung ano yung pag-uusapan natin. Yes, yan ang pag-uusapan natin, yung video kanina na lumabas kay Papa Rafi Tulfo tungkol sa isang ama na nagsumbong doon dahil yung asawa raw niya ay pinagpalit siya sa engineer ba yun, at saka may apat silang anak. Pastilan, mga labidabs. Yung pinanood ko yun habang natutulog si Uzi, my goodness, ang iyak ko, ang sakit sa dibdib. Lalong-lalo na yung in-interview ni Rafi Tulfo, yung bata na halos na mamaos na, at sabi niya na maos daw dahil sa kakaiyak. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko, na magagalit, na maaawa, na nakakainis, na nakakairita, na ang sarap sampalin ng nanay. Ang sarap sa bunutan na ganun-ganun na lang niya iniwan ang kanyang apat na anak nang basta-basta dahil lang sa isang lalaki na minsan lang niyang nakasama sa labas ng bansa at ipagpapalit niya itong 12 years niya ng kasama. My goodness, mga labidabs, Diyos ko, init para ba ni?
Ang sarap-sarap ihampas. At ang pinaka hindi ko matake mga labidabs ha, ito yung nag-group chat sila daw. May group chat sa isa, sa lalaki niya dun sa labas, sa ama at sa anak. Yung eldest nila na I think 12 years old or 13 years old. Tapos yung anak daw nagtanong pinapili, ma, sino bang pipiliin mo? Si dada o yung lalaki dyan? At goodness, doon mismo sinabi sa group chat sa harap ng bata. Ang bata ang nagbasa na sorry mga anak, hindi ko na kayo pipiliin. Yun na yung lalaki na ang pipiliin ko dahil hindi ko na mahal ang daddy niyo, hindi ko na siya matiis. Oh, sumabog ang utak ko mga labidabs. Ang sarap makipag-away ng mga taong ganyan. Bakit nyo yan nagagawa sa mga anak nyo? Bakit nyo yan ising-ising nagagawa? My goodness! Diyos ko, Lord! Isipin na naman ang iba dyan, ha? May saltik na talaga ako sa utak dahil sa kakadaldal ko dito. Alam nyo yung hindi ko lubos maisip kung totoo bang mahal nila yung mga anak nila? Kasi ako mga labidas, bilang isang nanay, yung pagmamahal mo sa anak mo, grabe. So, parang hindi ko lubos ma-imagine na sasabihin nilang mahal nila yung anak nila, pero basta-basta lang nilang naiiwan ng ganun. What kind of love is that? At lakasan talaga ng loob, ha? Itong lalaki, itong kabit, kumbaga, ng babae. Lakasan ng loob na mag-chat sa asawa, sa totoong asawa, na sasabihin na batugan at kung ano-ano pa, at gumawa daw siya ng paraan para ma-deport silang dalawa. Ayun! Lumapit kay Papa Rafi Tulfo. Makikita nyo dong, madideport kayong dalawa. Hindi lang kayo madideport, mawawalan pa kayo ng trabaho. Hindi pa kayo mawawalan ng trabaho, mababan pa kayo na hindi na kayo makalabas talaga sa ating bansa. Kita nyo yan? Manda kayo pag si Papa Rafi Tulfo ang naka-action. Walang-wala talaga yung katarantaduhan yung ginawang dalawa. Galit ako mga labidabs. Nainis talaga ako ng bonggang-bongga dahil lang talaga dun sa apat na bata. Eh, hindi ko ma-imagine na iniwan mo lang sila hanggang basta-basta. My God! Ang isip ng bata, ang isip ng 12 years old or 13 years old na bata, parang matanda na, naintindihan niya na ang lahat. And you know what? That kid will never forget everything na ginawa ng mama niya sa kanya. Yung pagsagot ng mama niya na hindi niya na gusto yung mga bata or yung asawa, yung papa nila, yung dada nila. At ito pa ha, dahil sa galit ng bata, nakasabi siya ng gago ka pala may. Pinagtanggol pa talaga ang lalaki na huwag daw pagsabihan ang kanyang kabit ng gago dahil pasalamat pa daw ang bata at pinapadalhan pa sila. Girl, imo na nang imong kwarta, girl! Kalagot na imo, girl! Itong issue na ito, mga labidabs, hindi ko naman linalahat. Kasi alam ko, may mga matitino naman talaga tayong mga OFW na you know, nagtratrabaho. Yung pumupunta talaga sa ibang bansa dahil trabaho at trabaho ang kanilang gagawin. At pumupunta sila sa ibang bansa dahil gusto nilang mabigyan ng magandang buhay yung pamilya nila sa Pilipinas. Pero meron talaga mga labidabs, meron talaga tayong mga kababayan na pumupunta sa ibang bansa at iniisip nila na pupunta sila doon at maghahanap ng iba, you know. Hindi ko maintindihan or kung hindi ko ma-explain kung bakit nila yan nagagawa dahil hindi naman tayo ang nasa sapatos nila. Pero sa lahat ng mga OFW, sa lahat ng mga Pinoy na pumupunta sa ibang bansa, mga kababayan natin, kayo ay pupunta sa isang bansa dahil ang gusto nyo ay para matulungan at maiahon ng ating pamilya na nasa Pilipinas. Do whatever the thing that you're supposed to do. Huwag kayong maglandi doon kasi hindi yan maganda. Day, imbis na i-bless ka pa ni Lord, hindi ka na niyan i-bless dahil magkakandalit-silit sa yung buhay mo dahil dyan. Tinulungan ka ng Diyos na makapunta doon, na maka-abroad dahil yun yung hiling mo nung nasa Pinas ka pa, nagdasal ka, Lord, sana okay ang lahat. Tapos pagdating mo doon, maglalandi ka lang. Bayats! Nakate? Makate ba? Makate? Hindi natiis? Naghanap talaga ng iba? At ito namang iba natin mga kababayan o mga labidabs. Sana naman, kung makikipagrelasyon kayo doon sa ibang bansa, sa kapwa natin Pinoy, my God, make sure naman na wala kayong masisira na pamilya. Hindi na makikipagrelasyon kayo sa isang tao na may pamilya na naiwan sa Pilipinas. Of course, tao, matintal. Temptation is just around the corner, everywhere. Kung ang isang Pinay andun may pamilya sa ibang bansa, tapos andun kayo, syempre, mingaw ba ya? Alin yung mingaw? Yung malungkot ba?
nakaka-homesick. Siyempre, Pinoy at Pinoy, nagkakaintindihan. So, siyempre, magkakagaana ng loob. Tapos, ganyan na ang mangyayari. May pamilya nang masisira. Tapos, ito pa dayong mga ano, makabisaya na talaga akong mga labidabs. Tapos, ito ng mga kabit, yung mga matatapang agad. Sila na agad yung mga nagsisend ng message dun sa pamilya sa Pilipinas na, oh, wala na, ganito. Hiwalayan mo na yung asawa mo. Wala na siya, akin na siya. Sila pa talaga yung matatapang. Eh, kung tutuusin, wala naman silang karapatan sa lahat ng bagay na ginagawa nila dun sa abroad. Ang dami ko nang pinagsasabi, mga labidabs. Nagalit lang talaga ako dun, mga labidabs, kasi naiyak ako. Pag ako naiyak, nagagalit ako ng bonggang-bongga. Yes, sana magsilbi itong araw sa ating lahat, especially sa mga OFW natin. Please, be good naman kayo dyan sa ibang bansa. Mga OFW natin, shout out sa inyong lahat. Alam ko marami akong viewers dyan na mga OFW. At siya nga pala, shout out sa'yo, Fomela Victoria. I think that's the name. I'm not sure kung yun ba talaga, pero yun na yun. OFW daw siya. Shoutout sa inyo dyan. Anak niya yun. At yun na nga, lahat ng mga OFW dyan, saan mang sulok na mundo, yo, I salute you. Shoutout sa inyo. At ito ay isang video na magpapaalala sa inyo na dapat maging mabait tayo, day. Mabait tayo dun sa ibang bansa. Okay? So yun na, mga labidabs. That will wrap up our chismis for today. And I will see you again tomorrow, I guess, on another chismisan. And tomorrow is Friday, yo. I am not sure, mga labdabs, if tomorrow I might chismis tayo, but I'm gonna try because tomorrow we're going to leave for Miami because on Sunday we're gonna attend a wedding. So, ayan, I'm not sure if mabavlog ba ako sa wedding, but yeah, I am very excited about it. So, until here, mga labdabs, I will see you again tomorrow. If not, maybe next day. So, I love you all, mga labidabs. And please don't forget to give me a thumbs up. And if you like this video, go ahead and subscribe. Okay? Thank you, mga labidabs. And once again, ito ang inyong chismosang kulot na nandito sa Jomerica. Ang inyong certified chismosa. God bless, mga labidabs. Bye!